Hi guys! This is Judy Saril and welcome back to my channel. And welcome sa aming munting bedroom. Pero ang plan ko talaga sana guys ay ipakita sa inyo ang aming nursery for baby number 2. Pero talagang hindi pa siya natatapos, hindi pa nakaabot para sa vlog na ito. Kaya bedside nursery muna ang ipapakita ko sa inyo. So gusto niyo ba makita talaga ang itsura ng kwarto namin? Ito pa siya. Sobrang bare pa nung plano kong nursery. Ito pa yung crib ko. Hindi ko pa properly na setup guys. And nakita nyo, ang dami pang clutter and all. Ang kanyang cabinet, unti-unti ko pang inaayos. So, I don't know kung paano ko yun matatapos lahat ngayong third trimester. But, yeah, sasagad-sagarin natin yan. Kaya kung napansin nyo, wala akong masyadong vlogs noong mga nakaraang week. Because talagang pinapaspasan ko sana ipaabot yung nursery tour pero hindi talaga umabot. Anyway, ayun nga, papakita ko muna sa inyo yung isang side na pinaka-importante for me kasi ito naman talaga yung magagamit namin once the newborn arrives. So, let's go sa aking bedside. Alright guys, make way for the avocado buntis. So ayan, green na green tayo today. And bilang hindi na talaga natin matago ang aking chan, ang laki-laki niya na. As you can see, the struggle is real. Hingal na yan ako guys, umupo lang ako ha. But anyway, today I'm gonna feature ang aking bedside nursery cart. Ever since kay Matty, wala naman talaga kaming separate na nursery for him. Kasi we only have one room dito sa bahay. We have a two-story house and yung taas is talagang yung master bedroom na namin. So, walang separate room si Matty. So, even the baby number 2. But now, I plan na ikikrib ko si baby number 2. But still, we're gonna stay in one room lang. So, good luck talaga sa akin. Kami ni dalawa ni Mark with a toddler and a newborn. So, pray for me guys. Dati, kay Matty, meron lang akong cabinet which I turned into a changing table na ipapakita ko rin sa inyo guys. I will tour you guys kapag finally natapos ko na yung gawain kong yan next vlog. But for now, ito muna ang inuna ko kasi ito talaga yung mga magagamit after lumabas ni baby. So I think very familiar naman na kayo sa mga ganitong trolley cart. Sikat na sikat to, lalo na nung homebodies era, yung managumpisa yung homebodies. As in, pumutok talaga para sa home organization. And I must say, sobrang helpful naman siya. But, kung tatanungin niyo ako kung must-have ba talaga siya, I mean, practical ba talaga na mag-invest sa mga ganitong trolley cart, 50-50 ako dyan, guys. Kasi, isang pwesto lang ang mapaglalagyan mo. Like what I said, two-story house ang bahay namin. Hindi ko naman pwedeng dalin to sa baba, then iaakit ko na naman. So, gets niyo yun, guys? So, hindi siya portable na kumbaga lalagyan na ng essentials ng bata. Kunyari, nandun ako sa baba. So, ang nagiging problem ko, nandito lahat ng essentials ko sa taas kasi nandito yung trolley cart ko. So, mga mommies, kung tatanungin niyo yung honest opinion ko about trolley cart, meron pang other alternatives na mas makakamura kayo at mas mapapagaan pa ang buhay ninyo. At yun nga ay na-discover ko through having this diaper caddy bag. Mas makakatipid ka guys dahil lang itong diaper caddy na to, it only cost me parang less than 200 pesos. Ang alam ko parang 198 ko to nabili. But guys ha, helpful naman magkaroon ng trolley cart. It's just that kung gusto nyong makatipid, kung wala kayong budget, I definitely recommend itong mga ganitong diaper caddy bag lang. Alright mga mommy, so nag-iba tayo ng pwesto para ma-highlight at maipakita ko talaga sa inyo kung ano yung laman na aking grooming and diaper caddy bag for baby. So, ito yung nasa pinakatuktok ng aking bedside nursery cart or nasa trolley cart ko. Unang-una na dyan, itong changing mat, waterproof changing mat na nabili ko sa Shopee. Ayan siya. Diba? Ganyan lang siya kaliit. So, pwede mo lang siya ilagay dyan. And meron ka na agad na changing mat. So, ayan. Next, what I'm gonna use for my newborn is Rascal and Friends diapers, guys, na trusted ko kay Matty. So, for baby number 2, definitely ito rin yung gagamitin namin sa kanya. Never ako naka-experience ng leaks sa gabi. Si Matty, nung mga sa dati niyang diapers, ang bilis niya mag-leak. So, hindi na yun yung poproblemahin ko. Kumbaga, less na yun sa worry ko yung mga leaky nights. So, ayan. And, of course, pag may diaper, kailangan nyo ng baby wipes. And I also use the baby wipes from Rascal and Friends. Parang every vlog ko sinasabi ko sa inyo or nire-rave ko kung gaano ko ka-love talaga ang mga Rascal and Friends diapers. Talagang maganda talaga yung quality guys. Itong wipes na to, ang ganda niya kasi hindi siya mabilis mapunit. And ito yung ganito niya. Ito yung gusto ko eh. Yung kasi sa iba, kapag
pinunit mo na, natatanggal na yung buong plastic, so natutuyo na yung wipe. So dito sobrang secure. Unscented siya, hypoallergenic, even the diapers. So perfect for the newborn skin. Another diapering essential ko ay itong The Mustela Vitamin Barrier Cream. Yan rin ang gamit ni Mati. Ang bilis gumaling ng rashes kapag naglagay ka nito. Next naman, ito naman for baby acne. Kasi si Mati, guys, grabe yung baby acne niya. So, ina-expect ko na dito kay baby number 2. Baka ganun din. Calmoseptine. I don't know kung tama pagka-pronounce ko. Lagi ko rin siyang dala wherever I go para just in case meron agad rashes, malalagyan ko agad. So, yan. As a preening mom, lalo na pag may newborn ka, gusto ko lahat ng yung mga pang first aid ko talaga is mabilis ko lang makuha. So, nandito rin siya sa aking caddy bag. Unahin na natin dyan, thermometer. Brown ba or bronze? Ito kasi, guys, masiset mo siya sa age ng baby. Kunyari, newborn, kunyari, 1 to 2 years old. So, ayan. Here, meron siyang option. Of course, hindi mawawala sa first aid must-have ko for newborn ay itong Nose Frida Nasal Aspirator. Talagang kailangan mo ng nasal aspirator kasi madalas congested yung nose ng mga newborn. Ito talaga ang perfect na pagtanggal ng mga kulangot or ng mga, yun nga, ng sipon ni baby. Ito, nagamit ko to kay Mati talaga rin. So, hindi pwedeng hindi mawala to sa mga essentials ko. I also have here, ito, pinakita ko na rin to sa newborn baby haul ko. Itong mga oils ni Tiny Buds. Na-try ko na dito, guys, yung Sleepy Time kay Mati. Sobrang love na love niya to. Sobrang na-amaze ako dito, guys, kasi na-curious lang si Mati. Sabi niya, Mommy, can you put this pink oil sa chan nga daw niya. So, tinry ko. Utot ng utot si Mati, as in legit. Sabi ko, oh my gosh, itong Calm Tommy's, ha, effective, ha? So, na-amaze talaga ako sa kanya. Though, itong dalawa, itong Happy Days, tsaka Hick Off, hindi ko pa na-try. Pero itong dalawa, so far happy ako dito talaga. Of course, I have here mga cotton buds, yung large cotton buds, and yung tiny buds na may scooper. Meron din ako mga cotton pads. Itong cotton balls, kapag nasa bahay ako, ito yung mas ginagamit ko pag sa poop ng newborn. Kasi maganda kasi talaga kapag water yung panghugas ng poop ng baby para mas ramdam mo rin as a mom na malinis talaga si baby. So wipes, ginagamit ko siya usually pag nasa labas. Pero pag sa bahay, and of course, mga maliliit na lampin, panglungad. So yan yung laman ng ninakaloob ng aking caddy bag. So punta naman na tayo dito sa mga outer pockets niya. Ito naman yung mga pang-grooming na ni baby. So, yung suklay, ayan, tsaka nail cutter. Sobrang convenient na nandyan na lahat. After mo palitan si baby, nakita mo, ay, ang haba na ng kuko ni baby. Andito na siya agad sa caddy bag mo. Here, ito yung mga bath essentials niya, guys. So, ako, guys, meron akong bath essentials mismo sa loob ng banyo namin. Pero, naglagay rin ako sa caddy bag just in case, kunyari, nagpasabog siya ng poop sa baba. So, pwede ko na rin siyang hugasan doon or paliguan doon para hindi ko na siya iaakit sa taas, diba? So, meron ako mga travel sizes lang ng kanyang mga pang-ligo. What I'm going to use for her is yung ginamit ko rin kay Maddie. Gusto ko, guys, talaga yung Stellatopia line ng Mustela. Kasi ito yung targeted for a sensitive skin or yung may mga atopic dermatitis na bata. So, ayan. Cleansing gel and itong emollient cream. Emollient cream kasi, guys, is yung panglagay sa face para maiwasan yung mga rashes. Kumbaga, perfect combination ko for bath time. And next naman, ito naman, guys, pang first aid rin pala to. Si Castella, ito naman, pag may kinagat ng lamok or ng langgam, nagka-rashes bigla, nagkasugat bigla, itong si Castella, ang bilis nitong makalighten ng mga sugat-sugat or ng mga rashes ko. And meron rin ako ng mga cleansing oil, ayan. So next, dito na tayo sa kabilang pockets. Here naman, ako, guys, kapag pinapaliguan ko rin, lalo na pag newborn, naglalagay ako ng oil sa kanila para hindi sila pasukan ng lamig. Yan ang turo sa akin ng aking mama. So bago ko talaga pinapaliguan si Mati before, nung newborn stage na, nilalagyan ko muna siya ng oil. And what I use is Naturally Virgin Coconut Oil. I got this from V Pharma. This one, never nag-react si Mati. And anywhere I go na kailangan maligo ni Mati, like kunyari may swimming, punta kami sa beach, lagi ko tong dala. And yun nga, bath essential rin talaga to ni Mati. So, aside from hindi siya papasukan ng lamig, nakakaganda rin siya sa skin kasi nakakalambot ng skin. And kumapal yung buhok ni Mati dahil dito, ha. Nung newborn si Mati, marami siyang hair. Alam niyo yun, as time goes by, biglang, bakit nawawala yung hair ng baby ko? Tapos ito, in fairness, kumapal yung buhok ni Mati. Even kay baby number 2, ito rin yung papagamit ko sa kanya. Ayan. Lalo na girl siya, sana kung makapal yung hair nito ni baby girl. Ito, guys,
guys, yung mga happy nose na stickers. Ito kasi, guys, kapag may sipon si baby, makakatulong para hindi masyadong congested. And ito naman, kada lalabas, nilalagyan ko talaga siya nito, parang virus protection. Kasi gaya nga ng sabi ko, kung ano yung pwede kong gamitin para mas protected sila, gagamitin ko talaga. On the last side, this is the Hush Portable Sound Machine. One of my mommy regrets talaga nung first time mama ko with Matt is hindi ko properly na sleep trained si Matty. And he's really dependent on me when it comes to sleeping. Hindi siya makakatulog pag hindi niya ako katabi. Hindi pa niya kaya mag-self-soothe until now, guys. Dito kay baby number 2, I really, really pray and hope na ma-sleep train ko siya para naman hindi ako zombie, guys. Kasi pag newborn stage, talagang walang tulugan, guys. So, I enrolled myself to a sleep training course and isa sa nirecommend dun sa course is to get a sound machine. Meron akong sound machine designated for our kwarto lang and meron ako nito na anywhere I can take. So, pwede ko tong ilagay sa stroller, pwede ko tong ilagay sa baba just in case magnanap siya sa baba. Ito na yung mga last na item sa aking caddy bag. And ito yung mga panglamok, guys. Ha, stress na stress ako sa lamok. Kasi nung last na na-hospital si Matty, ang unang sinabi ng mga doctors may dengue siya. Pero ang dami kasing naging complications ni Matty nung na-hospital siya eh. Pero sabi rin ng mga doctors, grabe ang dengue ngayon. So, we really have to stock up talaga with lotions and patches para maiwasan talaga ang dengue para sa ating mga kids. So, ayan. Meron na ako sa caddy bag na mga mosquito patches from Bite Block. And aside from that, ito yung gusto ko i-try. Natatinry na rin ni Matty. Kita nyo, bawas na. Itong Sleepy Time stickers ni Tiny Buds. I don't know kung effective. I think mas magiging effective to pag itatry ko sa newborn. Kasi si Matty ngayon, mas madali na siyang patulugin eh. So yeah, I think that's it. Yun na yung laman ng aking diaper and grooming caddy bag. Ayan. Nandiyan na lahat ng aking essentials, guys. Hindi ko na kinailangan ng trolley cart. Actually, kahit ito na yung nasa bedside ko, happy na ako kasi kompleto na siya. Meron na akong pang diaper, meron na akong pang first aid, meron pa akong pang sleeping. So, kompleto na talaga siya, guys. Kung nag-iisip kayo, kung bibili pa ba ako ng trolley cart, paano ba ako mas makakatipid, I suggest bumili na lang kayo ng diaper caddy bag kasi ito talaga is gonna be a lifesaver for you, guys. Isang dikbitan nyo lang, andyan na lahat ng gamit ni baby. Alright, so bilang itong aking vlog is bedside nursery cart, papakita ko naman sa inyo yung second level na aking trolley cart, which is yung aking mga breastfeeding essentials naman, ang laman. With Matty, napabreastfeed ko siya up until 2 years old siya. Actually, I don't wanna stop pa nga, kaya lang nabuntis na ako. Breastfeeding is hard, pero na-enjoy ko talaga yung breastfeeding. So, with baby number 2, I wish na ganun rin kahaba yung maging duration ng aming breastfeeding journeys. So, in this box, nandito yung aking mga pang pump. O kasi I use yung Medela Swing Maxi Pump. Yan yung gamit ko kay Matty. Of course, may Haka. Yan yung mga tools lang talaga for my pump. Ito yung naman nito. And this one, I have yet to try the Haka Silicone Bug Milk Catcher. And ako guys, talaga, I really wanna try yung Imani i2 Pump. Pero medyo expensive talaga siya. Pag iniisip ko na meron naman akong Medela Pump, parang iniisip ko, bibili pa ba ako nun? Pero parang naiengganyo ako kasi hindi mo na masyadong kailangan ng maraming equipments na may mga cables pa ganyan. I hope may magregalo Mark or something. Anyone? Charot. All right, next one. Of course, mga breast milk storage bags kapag nagpa-pump ka. Ito naman ibang brand. Kasi titingnan ko kung saan yung mas maganda. Kasi before, gumamit lang ako ng isang brand lang ng storage bags and ang mahal. So itong mga nakita ko, nag-research talaga ako kung ano ba yung mga mura na maganda yung quality. So ito yung mga na-research ko and re-review ko to sa inyo guys kapag nagpa-pump na ako sa pumping journey ko. Pacifier. Hindi ako nag-pacifier kay Matty because nag-sleep training class nga ako and sinabi dun sa sleep training course ko na pacifiers are safe for babies and it can help babies when it comes to sleeping. Also, it can prevent yung mga SIDS cases na nakakatakot talaga for infants. So, I am considering it pero hindi pa ako 100% sure kung itutuloy ko ba ang pagbibigay ng pacifier kay baby. Comment down below mga mommies kung i-recommend, mare-recommend nyo ba na mag-pacifier si baby or not. Next box is itong mga bottles. Ayan, meron akong dalawang kinds of bottles pa lang. Komoto Tomo bottle and isang Avent.
Hindi ako nag-bottle kay Matty kasi direct latch ako kay Matty before. But now, gusto kong magawa ni Mark na magpa-feed kay baby number 2 para at least meron akong konting tulog man lang. So, let's see kung ano bang mangyayari sa breastfeeding journey ko. Hindi ko pa rin talaga alam kasi marami akong gustong itry ngayon na hindi ko tinry kay Matty before. Of course, Mega Malunggay, one of my must-have sa breastfeeding. Ito talaga ang nagpapalakas ng aking supply. And of course, breast pads. Kailangan mo na maraming breast pads kasi talagang magli-leak talaga tayo mga moms. Last is itong mga muslin blankets. Just in case lumungad or malamig sa gabi, meron rin ako dyan. So, ayan na yun. Yun yung second layer ng aking trolley cart. Last layer na, guys. Ito na yun. Ito ay mga gamot. Mga first aid. May takip siya kasi kinakalutkot ni Maddie. Pag may toddler ka talaga, guys, yun lang ang problema sa trolley cart eh. Dahil nga, accessible siya, mabilis siyang hilahin, kakalutkutin talaga nila lahat pag tatatanggalin nila yan lahat. So, lalo na itong mga ganito, syempre, babasagin yung mga gamot. So, bumili talaga ako ng nilagyanan. I got this from IKEA. Kailangan lang, syempre, accessible rin lagi yung mga gamot natin kay baby just in case magka-fever, just in case magka-allergy, nandyan siya lahat. Meron ako dito mga Vicks, paracetamol, mga drops, andyan na lahat. May band-aid rin. Ayan yung mga extra stocks ng mga essentials ko para kapag kailangan ko mag-refill, nandito lang lahat sa baba. Ang kulang na lang dito is maglalagay pa ako ng isang box para sa mga breastfeeding snacks ko. Kasi guys, nakaka-drain, magpa-dede. And ako kasi I eat yung mga brownies na pang breastfeeding. Milking Bombs by ABC. Doon ako bumibili. Though hindi pa ako bumibili ngayon kasi sobrang aga pa guys. 31 weeks pa lang ako. Baka naman makain ko na siya na hindi pa ako nagpapa-breastfeed, ba? Diba? And baka masira lang siya. So hindi pa ako nag-stock up ngayon. So there you have it mga moms. Ito na nga ang aking bedside nursery cart. On top of it is ang aking portable caddy bag where all my baby's essentials are. Second layer, ang aking breastfeeding essentials. And so third layer is yung mga pang first aid, yung mga medicine since mga extra stocks ng aking mga essentials. So there, ayan na siya. So here is my little bedside nursery setup. Ito guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman nito. I got this organizer from IKEA and full of stocks lang siya ng diapers. Para kung naubusan na sa diaper caddy ko, pwede ko agad i-refill dito sa tabi niya. Okay, so we're done with my bedside nursery cart. But now, I want to focus naman our attention sa ating mga mommy. So of course, postpartum is hard after natin manganak. Kailangan rin natin ng mga items na makakatulong sa atin sa ating recovery. And ako, I prepared a postpartum basket para sa akin after kong manganak. Ito yung mga items na sure akong nagamit ko kay Matty and for sure magagamit ko rin ngayon sa newborn ko para isang bitbitan na lang rin katulad nung caddy bag ko. Ang laman niya unang-una is mga diaper. Kapag katapos ng mga anak, magbe-bleed kayo ng OA na OA. Kung wala tayong mens for 9 months dahil nga buntis tayo, pero babawiin yan after natin mga anak. Grabe yung bleeding natin. So, kailangan nyo talaga ng diaper. And meron rin ako nung Charmy na night pads, all-nighter, just in case. Also, one of many influencers must-have sa postpartum is itong mga ganitong peri bottle. Takot na takot akong hugasan ang aking down there, ang vajayjay, after manganak. Dahil ako kasi may episiotomy ako eh, so tinahi pa rin ako doon kahit na normal delivery. So, natatakot akong mahawakan yung tahi. Natatakot ako na baka magdugo or something. So, itong peri bottle, lalagyan mo lang siya ng tubig. Ako kasi minimix ko yung betadine wash. Tapos, i-shake ko lang siya. And then, dito, lalabas yung tubig. Mahuhugasan na siya and madi-disinfect na siya. So, very helpful to guys para mas hygienic yung paghuhugas, especially kapag after yung mga anak kasi sobrang hassle pa talaga. Also, for pain relief after natin mga anak, ang dami nangyari sa ating down there. So, kailangan mo talaga ng pain relief itong Dermoplast. Spray mo lang yan dyan para makabawas sa sakit or sa itch dun sa tahe mo. So, perfect tong Dermoplast. And ito, nilalagay ko to sa loob ng aking diaper. Tops medicated cooling pads na mabilis rin makakatulong sa recovery ng inyong sugat after ninyong manganak. Super recommended this. Gamit na gamit ko to. Nilalagay ko lang to sa panty ko. And nakakawala ng sakit kahit papano. And last but definitely not the least, ang rason kung bakit lumiit agad ang tiyan ko after ko manganak is itong wig binder, guys. And iisipin mo kung first time mom ka, totoo ba to? Or baka marketing lang to ni Wink? Pero guys, totoo siya. After ko manganak, guys, true story to ah.
ako pa ang nagbayad at nag-asikaso ng mga birth certificate ni Mati nung mga panahon na yon. At hindi ko rin alam kung paano ko yung nagawa. As in, nung pinatuyo na ako ng nurse, tuloy-tuloy na. As in, yung adrenaline rush ko. Ako na nag-asikaso ng lahat. Na-NICU si Mati, sinamahan ko siya. So sabi ko, paano ko nagawa yun? May tahi ako, nag-bleed pa ako and all. And I think, nakatulong talaga ang Wink Binder. Kasi talagang intact talaga ang lahat-lahat. Parang lahat ata ng mga kalamnan ko na intact dito sa binder na to. Talagang wala akong masyadong naranasan na pain because I use the Wink Binder. Ewan ko lang rin kung bakit nasan ba si Mark. Bakit ba hindi niya ako, bakit di ba niya ako nasamahan ng mga panahon na yun. Pero baka may naasikaso siya nun. Pero sobrang lifesaver nitong Wink Binder, guys. Definitely recommend this. Kahit na medyo may kamahalan, pero worth the investment. After kumanak, medium size ako. Pero nung dahil sobrang love ko siya, bumili pa ako ng small and XS niya. Sobrang bilis makapayat, guys. I think yun na yun, guys. So, isang box lang siya ng postpartum. And ito na lahat na magagamit ko. Na sure ako wala ng cheche boreche. Ito lahat na magagamit ko. And I plan to bring this also pag mga anak na ako sa hospital. So, isang bitbitan lang din. So, there! I hope you guys like this video ng kahit papano sneak peek ng aking nesting ngayong third trimester, ang aking bedside nursery cart and ang aking postpartum basket. Now that I'm on my third trimester, I am nearing talaga na sa panganganak and I just wish and hope na maging safe talaga until the end of my pregnancy. So thank you guys so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe here on my channel. And follow nyo na rin ako sa aking mga social media accounts, sa Instagram, pati na rin sa TikTok. Thank you guys for watching! Bye-bye!